parang feeling ko wala ni Mama sa parang, ewan ko, basta ako sa parang, ano, parang lagi nag-isip ko na parang kami ng insecurities ng mga kapatid na ako. Pero ano, just yun, parang nagsisimba ako na dito sa church, wala niya sa akin, parang, sige, kailangan, mag-agado, gano'n. Tapos nang na-expose ako doon sa mga youth camp, nakita ko yung kahit mga lalaki, kahit inuubog, talaga piyak sila kay Lord. Sobrang, ano ba yung meron, ba't gano'n? Ang ginawa ko, nagsiryoso na rin ako sa ano. Sabi ko, Lord, ano ba itong relationship na meron kahit sa akin mo? So, tinanggap ko talaga siya ng seryoso na huli lang yung tawal, huli lang. Tapos magmula ko, na-realize ko, hindi lang pala isang tatay ko. Si God din pala tatay ko. Ano siya, hindi lang tatay, friend ko pa, kapatid ko pa. Hindi. Tsaka, may kuya pa. So, ikaw yung ano, may mga doon pa kayo na naranasan, well, di ba yung kasi, di ba ako nagsisweldo pagka, ano, pagka nagtatrabaho, pag nagsisweldo, may maganda kasi mga kabili na kailangan, kung mga gusto. Pero ito, sa kasalanan natin, pinili mo ang magbibigay. So, ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. So, kaso, mayroong gusto nang ibigay si Lord sa atin, si God. Mayroon siya magandang regalo para sa atin. Pag-regalo, hindi mo pag-ihirapan, di ba? Pero, free yun. So, ang gift niya ay si free na life. So, gusto niya, hindi ka mapaliwanan. Sa pagtitiwala mo kay Jesus Christ na isa niyang anak, buto ka ng anak na, pagtitiwala mo, pag tinaga mo siya rin ng Lord and Savior, magkakaroon ka rin ng free na life. Ngayon, secured ka na rin sa pag-alala. Hindi ka na matatakot sa kapag.